Magandang buhay! Welcome back to Joseph TV. Sa videong ito ay mayroon na naman tayong panibagong video tutorial. Ito ay isang pagre-repair ng isang electric kettle. Okay? So, ito ay isang electronics na trabaho pero susubukan ko lang kasi hindi naman tayo isang electronics, isa po akong IT professional. So, itry lang natin itong i-repair. Itong electric kettle na to. Kasi, wala pa itong 1 year na bili ko. Pero, hindi na umandar. Ang problema nito, wala siyang power. Okay? So, ito yung mga gamit ko. So, meron tayong dyang extension wire para isaksak ito. So, ito yung may problema. So, wala siyang power. Okay, susubukan natin. Meron tayong multimeter tester. Okay? Meron tayong WD-40. Bakit meron tayo nito? Kasi, itry natin. I-check baka meron ng kalawang dito sa loob. Di ba? So, i-unscrew natin. Baka meron ng nagkalawang kasi alam mo naman tubig yung nilalagay dito, tapos dito kasi sa Saudi madaling magkalawang yung mga metal parts dito kasi disyerto, tapos napapalibutan ng dagat, tsaka yung ano talaga dito yung tubig medyo maasin talaga. Okay, so meron tayong pambukas, so isang flat screw at saka star screw. So, tingnan natin guys, ito na yon. Saksak natin ha. Tapos, i-on natin, ito yung switch. Yan, wala talaga siyang power. So, ngayon, susubukan natin, iti-test natin at i-check natin kung ano yung problema nito. Okay? So, sa akin lang, i-test ko lang. Try ko lang i-repair kasi subukan ko lang kung kaya ng aking powers. Okay, so tara, simulan na natin. Okay, so simulan na natin guys. Naka-medyas po ako kasi malamig pa dito, winter pa dito sa Saudi. Okay, so ito na siya guys. Ang brand natin is Starex. Hindi po yung Starex na sasakyan ha. May Starex po siya na ano. Na brand ng electric kettle. So isaksak natin, i-plug na natin. Okay? Yan. So naka-plug na siya. Tingnan niyo guys ha. May power po 'yan, 'yan pula. Yan oh, may pula 'yan. Ibig sabihin, may power 'yan siya. Ngayon, una nating gawin is i-test natin yung plate ito. I-test natin kung meron ba siyang supply na dumadalo from outlet to dito sa plate niya. Okay, ito siya guys. So, ito yung plate niya. Kunan natin siya ng power dito kung meron. Kaya meron tayong tester. Okay? So, yan. Insert natin yung test probe. Okay? So, ang tester na ito ay hiniram ko lang. Yung tester ko kasi sa bahay andun yun sa ano, sa Pilipinas, iniwan ko. So ito siya guys, yung red dito, okay, saka yung black dito. Okay, so set natin siya dito. Okay, so naka easy yan siya ha, dapat easy kasi from outlet to dito. So, AC yan siya. Okay? So, sa pag-test, wala naman siyang ano eh. Wala naman siyang tawag nito. Polarity kung saan. Okay? So, i-test natin. Kahit saan dito. Meron siyang ano dito ah. Ito yan. Yan. Meron yan siyang dalawang ano, metal dito na naka-attach. Okay, so i-test natin. Kung may power, ibig sabihin
Ayan. So may power siya, guys. Madulas lang, madulas. Ganyan na lang natin. So tingnan nyo po. Meron siyang 220. Klaro ba? Klaro ba? Parang hindi, hindi maklaro. Ayan. Oh, ilan yung power niya? 228. Meron pa kasing plastic. Yan, so yan na. Oh, hindi tuloy maklaro. Ah, tanggalin muna natin yung plastic. Balik lang natin mamaya. So ayan guys, ah, meron siyang 228. Yan, 228, ah. Oh, klaro na. 228 volts. So ibig sabihin, walang sira yung plate natin. Ito, walang sira. Okay, so ibalik na natin kasi niraman ko lang to. Okay. So okay, off na natin. So it means wala tong problema. Either na may sira is yung fuse dito, kasi meron siyang fuse. Ang plug na ito ay meron siyang fuse, okay? So either may loose connection dito sa loob or may problema dito, okay? So upon tester, wala siyang problema. Meron siyang 220 volts. So ibig sabihin, exempted na ito, okay? So ngayon, test na naman natin ito. Buksan natin to. First time kong magbukas nito eh. Kasi sabi ko nga, hindi ko linya ito. So itatry lang natin, okay? So finish na tayo dito. Tanggalin natin. Set aside natin to. So meron siyang switch dito. I-try natin, baka ito yung may problema. Yung switch. Kasi pag i-on natin, wala siyang contact, di ba? Tanggalin kaya natin tong switch. Yun. So meron pang isang screw. Yan, so tanggal na. Uy, meron siyang ano dito guys, oh. Parang contactor. Ito yung nagkoconnect eh. So parang ito yung may problema. Parang lang ha. Kasi kinakalawang na, oh. Susubukan nating tanggalin dito rin. No need na siguro ito tanggalin, oh. Dito. So, di ko muna siya tanggalin. Ito na lang muna. Itong mga connector niya. Okay. Yan. Yan lang natin. Baka nag-loose contact lang ito. Dalawa.
Tapos ito, parang pwede pa siyang matanggal kasi may kalawang na. Yan, tanggal siya guys. So yan, i-try natin ito. Baka ito yung cause. Kasi kalawang na, baka wala na siyang contact. So, kaya meron tayong WD-40. Okay. So, sprayan lang natin. Ito, sprayan lang. Malinis na, wala na yung kalawang. I-try natin siya balik dito, dito guys. Okay, ito yung contactor niya, so try natin balik. Okay, ganito yun eh. Yan, yan. Okay, I hope na gagana na ito. Yan. So, ito yung hinala ko ha. Ito yung hinala ko na may problema. Okay. So, itay natin siya balik. Yun. So, ayan guys. Ay, balik na natin. Ang tanong, nung. Lagyan muna natin ng tubig. Kung gagana ba ito.
guys. Isaksak na natin. So yan, naka-off. Plug natin. Yun! Yan guys. So gumana na. Okay? Yan o, tingnan nyo ha. Kukulo na yan mamaya. Yun. O, pakinggan nyo. Lagyan natin ng ano, maraming tubig. Kasi nakakahiya rin pag ano, konti lang. So, dagdagan natin. Okay. Tapos, on natin yon. Yan na, ito yung on. Yan, umilaw na ha. Walang tricks yan. A few moments later. So ayan guys ha. Kumukulo na yan. Walang tricks. Okay. Oh, ha. So successful yung ano natin repair. Okay. Okay, so yun lang yung ano ko eh. Hinala ko na parang may problema sa ano, sa electric kettle na yan. So, okay guys, salamat sa ano, sa panonood, at I hope na naka-learn kayo kung paano siya i-repair. So, basic lang siya na troubleshooting. Okay, so thank you again and God bless everyone. Keep safe. Bye-bye.